Hingi lang po namin kayo sa reaksyon doon po sa nilabas kahapon ni Leo Verdas Marinas na kayo po tinuturo na parang director nitong pangyayari, sir. Siyempre, unang-una, siyempre nagulat na bigla tayo at alam naman natin na kalokohan yun. Kalokohan yun, pero sabi nga natin kailangan lang naman natin doon sagutin natin eh. No? Mm-hmm. Una, hindi totoo yun. Tapos ano yung magiging director natin doon? Director natin kung paano siya umamin, yun yata yung tinutukoy doon, at siya umamin. Mm-hmm. Unang-una, nakita natin to si Leobert, nalilito kasi ako Leobert and Jobert. Nakita natin to si Leobert, tapos na yung ng skeletal, no? Nakita na yung skeletal. Mm-hmm. Kung matatandaan mo, nakita na yung skeletal nung dumating tayo kasi tinawag sa atin yun, mga alas dos na, 1:30, mm-hmm. to 2 o'clock, nung tayo dumating na doon sa Pulang Lupa, mm-hmm. wala na rin doon si Leobert, ang pagkakalam ko, nasa istasyon na ng Irawan, no? So, nung makita natin, so, inantay muna natin din makarating yung Soko bago tayo pumunta ng Irawan PNP, mm-hmm. which is, isa rin naman dito sa inyo, nakasama doon. No, nung tayo nandoon sa Irawan PNP, nung makita natin si Leobert doon, no, nung matanong lang natin, makumpirma lang natin kung siya, paano nangyari yun, paano niya naturo yung kalansay na yun, yun lang yung ating naging unang kita kay Leobert. Maliban doon, wala na, no, hanggang sa binabayon siya, dinala na doon sa selda, which is may iba namang mga nakakulong doon, makita rin naman ng mga media, may media rin tayong nakasama doon. No? Mm-hmm. Pagkatapos noon, wala na, hindi na natin siya nakausap. Maliban na lang nung sumunod naman na meron daw aaminin na naman si Leobert. Sabi ko, ano yun? Kung saan niya raw nilagay yung cellphone. Mm-hmm. Which is very interesting yun. Dahil kahit paano, yung cellphone, ito na. No? So, sabi ko, saan kayo? Pulang Lupa. Pumunta rin tayo doon sa Pulang Lupa. Ayun nga lang, hindi natin inasana. Yung sasabihin sa atin, umakyat pa tayo doon sa parang bundok-bundok. Mm-hmm. Pagkatapos tuturo sa atin dito sa sa parang lawa doon na kontaminado, di ba? So parang doon na napaisip lang tayo. Doon natin siya pangalawang nakausap. Okay. So di ba, may video ka rin naman noon nung nakausap natin, nag-viral pa nga. Okay. Na ang sabi natin, ang sabi ko, bakit naman bakit naman kung itatapon ninyo, bakit naman hindi niyo pala ibebenta? Bakit naman niyo tinapon pa, di ba? Umakyat pa kayo at nagpakahirap pa dito, bakit naman na ganun? Sagot niya sa atin, di ba? Yun daw ang utos sa kanya, i-dispose. Kaya doon yung word lumabas yung, kung gusto mo, kung ikaw kaya yung i-dispose ko, di ba? Pero yung atin na yun, parang yung ano lang, yung nagmamangha lang tayo, parang magtatanong lang dahil talagang hindi pa rin talaga ako makumbinsi na itatapon niya doon lang yung cellphone, di ba? Mm-hmm. So, yun lang yung pangalawang pagkakakita namin ni Leobert. Maliban doon, hindi na nasundan. Mm-hmm. So, meron pa nga ulit yung sabi, tumawag na naman yung sir, meron na naman daw aamin si Leobert. Ano na naman yun? Mm-hmm. Yung alaasa naman daw, sabi ko, nako, iba na lang ang sumama dyan sa inyo. Maghanap ng witness o ng ano, iba na lang. Kasi wala na nga akong, nawala na nga ako ng gana ron eh. Dahil doon pa lang sa kanyang mga ano, all of a sudden, di ba? Napanood ko na lang sa media, nakukay din, nakita rin. So, maliban doon, wala na. Mm-hmm. Wala na akong ibang pakikipag-ugnayan kay Leobert. Okay. Yung doon po siya sa pambubugbog, sir. Kasi yan, sabi niya, isa kayo doon sa mga nag-guide sa kanya at isa din kayo doon sa nambugbog. Actually, saan at kailan kaya yun nangyari? Magandang itanong sa kanya. Diba? Para kung maka-counter natin kung nasaan din tayo. Mm-hmm. At tayo, sigurado tayo na hindi tayo naging kung meron man o wala, kung titingnan mo rin yung katawan niya, wala rin naman akong nakita. Mm-hmm. Diba? Kahit kayo, nakapagsabi rin, paglabas niya. Kahit na ano, wala naman talagang akong ano eh. Basta or anything. Diba? Unang-una, binilang ko nga sa inyo yung oras lang na nandun ako sa PNP, doon sa Irawan. Diba? Wala naman akong inano ron. Hindi ko alam yung sinasabi niya ngayon. Kaya nga maganda, matanong sa niya, kailan ba yan? Diba? Mm-hmm. Para ma-ano siya, ma-countercheck siya. Kasi mahirap naman yung sabi lang siya ng sabi. May ugali na ito na yun nga, na pabago-bago. So hindi naman natin alam na kung ano pa tumatakbo sa utak niya. Yeah. So unang-una, marami nga nagsasabi sa akin, mga kaibigan natin, kasuhan mo, para ano. Iniisip ko naman, dadagdag pa ako dun sa problema niyang kinaharap, di ba? Mm-hmm. Tapos gagastos pa ako, ano pa tayo para kasuhan? Anong mapapala natin in return? Kaya niya bang bayaran yung danyos na inabot natin? Ang pasalamat lang ako dito sa local
eh, hindi ganun kainit yung mga paniniwala, di ba? Dahil alam ng local kung ano yung trabaho natin, bakit tayo nandito, bakit tayo nandoon, di ba? Alam nila na tayo ay Public Order and Safety Officer. Mm-hmm. Ang problema lang natin, yung mga national, yung mga nasa ibang lugar, na hindi alam bakit tayo nandito. Yun ang isang katakot-takot ang inaabot ko, di ba? Na siyempre, sa mga kahit papano, sa mga public post ko, di ba? Eh, bahala na lang kung sino yung kumoment. Yun ang medyo pangit. Eh, maubos naman ang oras ko para anuhin lang yun. Mm-hmm. Eh, yun nga lang, ang medyo masakit doon. Pero sabi ko, hindi naman nila kasalanan din siguro yun. Dahil bumasi lang din sila doon sa nag-airy sa atin. Mm-hmm. Eh, buti na nga lang daw, mamaya mabibigyan tayo ng pagkakataon para makuha naman yung side natin.